problems na guguluhan sa life or gusto mo lang ng kadamay, well, I've got just a thing for you. This is Tender Love and Karen, where I give you my TLC advice. So let's see what we have tonight. Ito. Uy, box! Hala! Hazardous ba to? Or danger? Ha! Joke lang, sabi ng box. Sige, buksan natin. Let's see what the letter's all about. Okay. Let's see. This is from Heron. By the way, sabi ng ano ng mga katropay natin dito, our letter sender is actually watching right now. So, whew, let's read your letter. Dear Karen, you can call me Heron. A 19-year-old raised in an atmosphere with toxic family traits. That's why hazardous yung box. Okay. All my life, I've been living in the words of sumasagot ka pa, sumunod ka na lang, wala kang disiplina, etc. Okay. So there were times like recently na narinig ko yung pagtatalo ng nanay at lola ko dahil nagsasawa na raw mom ko sa paninitas niya sa akin sa kung ano-ano. Hindi ko nararamdaman ang sincerity at pagmamahal ni mom sa mamaraan ng pagtutuwid niya sa akin. Bittersweet, pero I still have no choice kasi hindi rin sila siguro nakakaintindi ng mga sinasabi ng mga kabataan. One of the so-called toxic Filipino family culture na na-experience ko is yung hindi ako makapag-explain ng side ko dahil nakakawalang respeto daw. Isa rin sa mga sinasabing toxic traits ay when older people insist that they are always right, which is most frequent in my household. Paano ko sasabihin na ang toxic nila habang nagtitiis ako to please my parents kahit ang sakit-sakit na? Advance thanks po and more power to your show. Aww, Heron. Yakap ng mahigpit. Okay, so 19 years old. You are quite young. And I will tell you, pag sinabi mong toxic sa parents mo at sa lola mo, hindi nila maiintindihan yun. It's such a millennial term, toxic, diba? But intindi kita kasi alam ko yung ano, yung hinahanap-hanap mo na umuwi ka sa isang napaka-masayang environment, masaya, yung kulitan, home, basically. Like, if your friends are considered a home or your happy place, much more sa house, di ba? Pero pag-uwi mo, nag-aaway sila, pinagsasabihan ka ng kung ano-ano, at yung pinaka-nakaka-bad trip ay hindi ka daw parang nakakawalang ano, parang hindi ka sumusunod according to them. Pero all you're doing is to please them, pero it doesn't satisfy them at wala ka lang naririnig na maganda. Parang feeling mo, maling-mali ka sa lahat ng galaw mo. So bakit pong may gagawin kang maganda, eh wala din naman silang na-appreciate sa'yo. Ganun ba yung nararamdaman mo, Heron? Well, you know what? You're 19 at you're in the age na talagang iniisip mo lang ang sarili mo. And nothing bad about it, ah. As in, it's normal. It's pretty normal. Pag-age na mga teens, really, we just think about the things we like, the things we're supposed to do and be, and talagang it's all about me. And hindi po yun naiintindihan ng mga parents kasi wala namang libro eh, wala namang psych na nagtuturo sa kanila. Unless of course mag-therapy sila, di ba? Hindi talaga nila magigets yun. Feeling nila, kasi nakakatanda sila, na sabay yung pag-iisip nyo, eh ang layo nga, nag-uumpisa ka pa lang, sila nandun na, di ba? So I think yung expectations nila ay napaka-high for you and it's only because they really love you. Yeah, they really, really love you to the point na every time pinapayuhan ka nila, and ako ah, dyan ako sa'yo ah, ganun din ako nung bata ako, parang ulit-ulit na akong pinagsasabihin, walang katapusan na, tas feeling nila hindi talaga nagre-register sa utak ko, pero nagre-register naman. Pero of course, we're living the youthful life of doing mistakes, and that's fine. So, I guess here, you want them to know na toxic yung paulit-ulit na lang pinagsasabihin, paulit-ulit na lang yung feeling mo, hindi tama yung galaw mo, then you should. You should really sit with them and let them know na parang
yung ano, yung mom mo na palaging pinopoint out yung pagkakamali mo, sit them down. Pero at the time na masaya kayo, kasi I'm pretty sure hindi naman palaging, you know, high tense intensity yung ano eh, yung environment nyo. May mga moments na happy kayo. Kasi sagutan lang naman yung nakikita ko dito eh. Wala naman walang basagolero, wala namang mga negative things na nangyayari pa sa bahay. It's just really a lot of banter, a lot of like pushing, a lot of talk na ganito. But if you guys sit down as a family and let them know na you're mature enough to speak to them, to let them ano, understand na, mom, medyo, I really appreciate you, I love you, but nasasaktan ako at times when you speak this way. So yeah, pwede tong ma-remedy, huwag ka mag-alala, hey Ron. You can change the environment of your home, just speak to them and open your heart to them, okay? Alright, ngayon mga katropay, ito naman ang tanong ko, magbabago na ba ang mindset ng elders ng family mo? Tama ba? Ah, nagbabago na ba? There you go. Nagbabago na ba ang mindset ng elders ng family mo? Because sometimes nga it's hard eh. Family culture, di ba? Feeling nila sila palagi ang tama. When we're now at the time na even the youth knows the way, you know? And we sometimes can teach them as well. So, what do you guys think? Hala, bakit so far 100% ang no? Nagbabago na ba ang mindset ng elders ng family mo? It's still 100%. Guys, do vote. We want to hear from you. Alright, speaking of which, katropais, Renee and Aaron. Let's ask them. Alam mo, Karen, okay. Napapansin ko sa mga families that, alam mo yun, parang seniority means power. Diba? At ang napapansin ko, yung pag-sermon nila, it's their way of letting the kid know that I've been there, I don't want the same to happen to you. Diba? Kasi ganun talaga yung mga magulang. Sinasermon nila ng malala because they don't want the same thing to happen to their kid. True. Pero even though we might consider it as a toxic type of thing, parang sometimes it can be interpreted as ginagawa niya ito kasi mahal niya ako. I just need to communicate it better. Na iba na talaga yung mindset. Iba na yung pag-communicate. Wala pa ang prevalence ng mental health noon. Yeah, kaya yun yung kailangan i-communicate. Because yun nga, kahit sinasabi ng ating mga katropa, 80%! No. Yeah, hindi nagbabago daw. At, well, lucky yung 20%, diba? Pero 80% still the same ang treatment sa kanila. Pero meron pa rin chance na kaya naman magbago yung mindset ng elders. Kuwari, sa family ko, parang hindi sila nakakaalam na mental health noon. Pero biglang because I became open about my mental health, mas na-appreciate pa yun even more. Kaya right now, they're able to help me when it comes to in general. Tapos sila rin, na-introspect din sa sarili nila. I'm feeling this type of way din. Mm-hmm. So yung sa pag-process yan ng mga iba't ibang emosyon. Kasi yung pag-sermon, that's how you project your emotions kasi before eh. Kasi they probably went through the same thing nung bata sila. Yes. And they've done a lot of mistakes. Sometimes even worse. Yeah, a lot worse. And you know what? Communicating to your parents para malaman nila you're mature enough to speak to them that way. It takes a while, ah. Hindi sa isang pag-uusap lang yun. Kasi babalik at babalik sa the way they handle things. But if you constantly work on it with an open heart, not looking at them that they're bad people, but rather people that love you, they're just doing it the wrong way, then maybe it will work. So, long-term, ano po to, change. Yeah, it's really a constant battle that you have to sit through. Minsan talaga, parang tayo, meron na lang tayong tendency. Pupunta na lang tayo sa room natin, magkukulong na lang tayo. Kasi parang we feel like it's a hopeless case, you know, to communicate with family. Kasi they're very outdated yung way nila of thinking. Parang yun pa yung way ng how their parents and grandparents feel. Pero yun nga, the good thing now is that things are starting to change. A lot of kids are starting to really stand up for themselves and also communicate better. And I like din, syempre, yung going back onto the sermons, no? Parang we parents do that because they really love the kids nga. And it's not like my parents would always say, we say this not for our own good, but actually for your own. Kasi wala naman kaming makukuha by doing this for ourselves. Diba? It's really all for you. Totoo. Yeah. Nakakapagod pakinggan, pero really, it's out of love. Yeah. Yun na lang isipin nyo pag narinig nyo. Nakakapagod, but it's really out of love. Nakakapagod. Nakapagod na kami makarinig. We're with you. Hey, Ron, but again, empathize with your parents, okay? Yeah. May pinagdadaanan din sila. So that's it for today. Para sa mga gusto ng advice, padala nyo lang yung letters nyo sa pynightlong@gmail.com. We're gonna read them definitely. And, you know, advise you on the show para mapakinggan na yung mga hinanakit at pinagdadaanan ninyo. So join me tomorrow for more TLK, Tender Love, and Karen. Mwah!